Bagamat may iniindang minor injury, hindi pa rin tumitigil sa pagte-training si 2017 Southeast Asian Games gold medalist Rayland Capilan para sa nalalapit na 30th SEA Games. May report si teammate Mayan Fajardo. Hinay-hinay muna sa pag-eensayo si two-time Southeast Asian Games gold medalist Rayland Capilan, isang buwan bago ang nalalapit na 30th Southeast Asian Games. Nagtamo si Capilan ng isang minor injury, ngunit hindi pa rin ito tumitigil sa pag-eensayo upang masigurong maaabot niya ang tip-top shape pagdating ng biennial meet. Master ko yung floor and ball, so meron akong injuring iniinda. Kaya medyo nahihirapan pa ako sa floor. Tsaka starting value ko medyo bumaba kasi dahil sa tapilo ko dun sa Singapore. So ngayon, lalo muna ako. Kaya pa naman po kasi meron pa naman tayong 30 days, 30 something. 23. Ayan. Kaya pa naman. So nagagamit ko na naman siya ngayon kasi iniingatan naman laging tinitherapies. Bukod kay Capilan, pambato rin ng Pilipinas sa men's floor exercise si 2019 World Artistic Gymnastics gold medalist Carlos Yulo. Kaya naman ginagawa ng 26-year-old gymnast ang lahat para matapatan ang magiging performance ni Yulo. Kinatry ko yung mga skills ni Carlos kung kaya kong habulin kasi yun lang yung chance para umabot sa score niya. So medyo malapit na pero may second board kasi ako na hindi ganun kataas. Siguro 0.4 something yung lamang. Pero tinatsaga ko pa rin habulin yung mga skills na bago para may habol. Dagdag pa ni Capilan, imbes na isiping katunggali, mas itinuturing niyang inspirasyon si Yulo dahil sa mga nagawa nitong achievements sa larangan ng gymnastics. So inspirasyon ko kasi siya ngayon dahil sa nakuha niyang gintong medalya. So hindi ko naman siya inaanong kakalaban. So na-inspired lang ako kaya gusto kong gayahin yung mga ginagawa niya. Kasalukuyang nasa Japan si Capilan at ang iba pang miyembro ng Gymnastics Association of the Philippines upang mag-ensayo sa ilalim ni Japanese coach Munehiro Kogumiya bilang parte ng kanilang paghahanda sa SEA Games. Mayan Fajardo, PTV Sports.